Noong nakaraan mga idol ay Lakers ang ating pinag-usapan patungkol sa mga issues ng kanilang team. Sa video na ito ay Brooklyn Nets naman. Ayon dito sa sportsnot.com, bago magsimula ang panibagong NBA season, ang Brooklyn Nets daw ang number one team sa buong liga. And hindi rin naman natin maikakaila yon. Andiyan ang kanilang big three, sabay yung dating mga star players na sina Aldridge, Millsap at Griffin. Then may mga capable players pa na nakapaligid. Napaka-talented ng kanilang lineup, kaya masasabi natin na dapat lang talaga sila ang number one team ngayon on paper. Pero syempre, hindi naman sila perfecto, kaya ito ang ating mga nakikitang issue sa kanila ngayon. Una mga idol ay ang interior defense. Tinrade nila si veteran center DeAndre Jordan papuntang Detroit Pistons at ngayon ay nasa Lakers na siya. At the moment, si Nick Claxton na lang ang tanging natitirang true center sa kanilang lineup. Sama na rin natin si Dayron Sharpe na rookie at makakita lang naman ang minimal minutes para sa Nets. Tignan nyo kung paano nilamon ni Giannis ang interior defense ng Nets dahil walang true centers o kilalang shot blocking big na nasa court. Pwede sana si KD eh, kasi mahaba at may mga defensive instincts siya. Kaso iririsk mo naman ba na magkaroon siya ng foul trouble kung siya yung gagawin mong last line of defense? Ewan natin. Kailangang masolusyonan ng Nets to. Sapat na ba si Aldridge, Griffin, Claxton, Millsap at KD bilang pandepensa sa mga star big man ng kalaban? Sa East pa lang mga idol, andyan na si Embiid, Giannis, pati si Bam Adebayo. Masyado bang confident ang team sa kanilang opensa dahil totoo nga namang grabe rin ang kanilang firepower eh? Tiwala ba sila na ayos lang sigurong isacrifice ang interior defense basta explosive naman ang opensa? Well, issue nga eh. Kaya sila lang din ang makasasagot niyan mga idol. Pangalawa naman po ay itong Kyrie Irving situation. Wala naman akong masamang masasabi sa kung ano ang pinaniniwalaan ni Kyrie dahil buhay naman niya yun eh. Ayokong panghimasukan kung ano man ang ginagawa o iniisip niya outside sa basketball. Pero still, issue pa rin naman yun at naaapektuhan nito ang kanyang paglalaro sa NBA, lalo na yung nire-representan niyang team na Brooklyn Nets. Hindi naniniwala si Kyrie sa mga vaccines at may sinabi nga siyang conspiracy theory patungkol dito. Dahil nga unvaccinated siya, apektado siya sa mandato ng New York City na nagpapabawal sa mga atletang maglaro sa mga indoor home games. Meaning, 41 games siyang hindi makapaglalaro kung unvaccinated pa rin siya. Kalahati na kagad yan ang mga total nilang laro na pwedeng laruin. Isama mo pa na nitong nakaraang season ay hindi siya nakapaglalaro minsan dahil sa mga rasong personal. So kung mangyayari muli yan sa paparating na season, edi mas kakaunti ang malalaro ni Kyrie para sa kanyang team. And dahil less yung mga laro, edi hindi gaanong magkakaroon ng chemistry yung team overall. Dapat bang i-trade ng Nets si Kyrie? Willing kaya sila na basagin tong big three nila dahil sa inavailability ng kanilang star? O dapat ba nilang intindihin at i-embrace ang ganitong side ng pagkatao ni Kyrie with the hopes na kapag naglaro talaga siya, eh magde-deliver siya every time? Sobrang talented ni Kyrie mga idol. Sa modern NBA, kapag narinig mo yung salitang dribble, tila Kyrie agad ang una nating naiisip eh. Magaling kasi talaga. Yun nga lang, kailangan din syempre ang isipin ng Nets kung ano ang magbebenepisyo sa kanila as a team. At syempre, sila lang din naman ang magde-decide kung okay lang ba sa mayorya ng kanilang mga magiging laro eh wala ang isa nilang star o pwede rin nilang i-flip to kapalit ng iba pang star player sa liga na magiging available. Sa ngayon, yan pa lang naman mga idol ang naiisip ko. Malakas talaga to kahit ano pa ang hate ng iba sa mga players na kasama ng team na ito. Very capable talaga silang mag-champion at dapat silang katakutan sa buong liga. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang iba pang issue ng Nets ngayong taon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.